How can we identify a healthy disciple, a lifelong learner of Christ? Praise God. Now, dito po makita natin, mga kapatid, na a lifelong learner or disciple is someone who can answer the ever-growing, with ever-growing conviction and understanding, the following four questions. Meron po tayong sasagutin sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng kanyang salita na tanong paukol sa pagiging alagad ng Panginoon. Number one is, who is your Lord? Sino raw ang ating Panginoon? Whose agenda are you following? Number two, who are you? Do you start at the beginning of the day to work and win and your share of security and significance? Or you can admit that you already have these priceless gifts in possession. Third question, who is your Barnabas? Who is your spiritual mentor, mga kapatid? From whom are you learning how to follow Christ? Yan yung mentor. Who is your Barnabas? Na pang-apat, who is your Timothy? Who is your apprentice? The one to whom you are passing the lessons that God entrusted to you. See? Ito po yung mga importanteng mga question na kung tatanungin nyo ako, eh mas malalim po dun sa usual na question, umaattend ka ba ng church? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nakikinig ka ba sa Bible study? Umaattend ka ba? Nagbibigay ka ba ng ikapo? Handog? O tila kaya tumutulong ba tayo sa mahirap? Yung po yung mga mabababaw at the usual questions na palaging tinatanong. Pero itong apat na question na ito is directed to the disciples of the Lord in church to check out the vitality of our being the disciples of the Lord in comparison with the experience of Paul. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Discipling relationships. As we seek today God's answer to these four questions and teaching others to do the same. Now, tingnan nyo mga kapatid, hindi lang para sa ating sarili to, kundi para po dun sa masishare natin ng ating matututunan ngayong araw na to, we will discover that God is powerfully at work within these discipling relationships. Number one question, who is your Lord? Now, meron pong kwento, itong pong si Glenn at yung kanyang asawang Mary Sue ay isinama ng kanilang father-in-law ni Mary Sue. Tatay po ni Glenn yung nag-50th anniversary. At siya nga pala, mga kapatid, that I want to greet my wife and yours truly a 29th wedding anniversary today. So anyway, flying kiss. Ito po 50, kami 29 lang. So itong 50 anniversary nila, sabi nung magulang nung ni Glenn, sige mag-blow out ako. All expense paid, isasakay ko kayo sa cruise. Yung paglayag sa yung malaking barko. Ano 'yun eh, parang Divine Carnival cruise na you will enjoy that trip maybe from America towards South America and through Puerto Rico. So it is a magandang lakad dito. So celebration sa madalit salita. At doon na lang hinanda nung dalawang matanda yung kanilang anniversary. So sumama po itong si Glenn at si Mary Sue sa isang Caribbean cruise. At of course, pag sa Caribbean cruise, mga kapatid, pasyal po yun eh. Comfort, di ba? Gusto mong take advantage kung magkano yung ginastos nung nag-sponsor sa'yo. Gusto mo talagang ma-enjoy mo at wag masayang yung ticket, tama? Yung pagkain, kung anong mga dapat ma-enjoy doon, i-enjoyin mo. Kaya lang, bago po matapos yung unang araw ng kanilang, I think, 5-day cruise, ay nagkaroon po ng problema dahil tila baga, alas 4 in media, going 5 o'clock a.m.
nung ikalawang araw ng kanilang trip, biglang narinig nila na yung captain nagsasalita. Ladies and gentlemen, informing you na huwag kayong magulat sa this oras na aking pagtawag sa inyo, kailangan akong bumalik sa ating pinanggalingan kasi tila merong isang tao na nahulog sa dagat. Are you listening to me? So yung cruise, mga kapatid, yung enjoyment, parang nagambala. Eh, saka siguro pag nag-i-enjoy ka, magigising ka ba ng alas sais, except for your prayer, di ba? Pero usually, pagka outing yung prayer, minsan inaano mo yun, ina-atras mo ng konti. Kaya nagulat sila. At hindi pa kilala kung sino yung nahulog. Kaya ang sabi ng kapitan, manatili kayo kung asan kayo naroon dahil hindi pa namin sigurado kung sino yung nahulog. So kung ikaw yung naroon, paano yung kamag-anak mo? Hindi nga alam kasi kung sino yung nahulog sa dagat. At mapanganib. Kasi yung dagat, hindi po yan mababaw na uri ng tubig na kahit marunong ka lumangoy. So there is danger, kaya tinigil ng kapitan yung barko. At sa hindi pagkatagalan, siyempre na sila pong mga almost 1,700 passengers are there. Kaya lahat sila nag-aalala na. Pero salamat sa Lord, sa tulong ng US Coast Guard, ay naligtas po yung nahulog sa dagat. Palakpakan po natin sa Panginoon. Kaya sabi nung kapitan, huwag kayong mag-alala na nakuha na natin itong nahulog sa dagat at he is safe. His condition is all right. He's being airlifted by the US Coast Guard chopper towards the hospital. So, dahil po dun sa nangyari na yon, ang sabi ni Glenn sa kanyang asawa na sinare niya yung kanyang napansin dun sa napangyayari na I am sailing with someone who would turn this ship around in the middle of the night and come looking for me. Yun ang naramdaman, mga kapatid. Kasi lumalabas, nung naligtas yung nahulog sa dagat, napansin, mga kapatid, nung mga pasahero, yung captain nila, bayani. Handang tumigil para lang kahit sa isang tao na maaring mapahamak. Eh kung ako yung nahulog, sabi ni Glenn, ay handa yung kapitan na yon para ako hanapin sa dilim ng gabing yon. At mga kapatid, who was this man? Sino ba kaya itong nahulog, mga kapatid? VIP kaya siya? Baka anak ng senador. O baka ano siya, kamag-anak ng kapitan. Kaya tinigil ng kapitan yung barkong malaki para lang siya hanapin. Alam niyo, mga kapatid, he is a nobody. He's just a 20-year-old na nagpunta sa isang unauthorized na lugar na hindi pwedeng puntahan ng pasahero at ginawa niya yung ginawa, mga kapatid, nung artista doon sa Titanic, yung gumanon. Kasi gusto niya, parang alam niyo yung mga kabataan, mga kapatid, tulad niyo, tulad na marami rito, gusto natin yung curiosity ba? Nahulog siya. Ay buti napansin na nahulog siya. Eh paano kung hindi alam, napakalayo na. So mapalad din itong lalaking ito. This is precisely what Jesus did at the cross. He was ready to pull out all stops to launch a search and rescue operation for the whole lost world of people, many of whom remain oblivious of his very existence. Yun rin po ang ginawa ng ating Panginoon sa mundong ito, na kung kailangan tigil lahat ng kanyang ginagawa para lang mahanap yung mga taong naligaw ng landas, ginawa niya nung siya ay nagpapako sa krus ng Kalbaryo. Na sabi nga, marami pa pong tao sa paligid hindi nakakakilala sa kanya. Alam niyo, mga kapatid, in Scripture, we owe everything to the captain of our lives. We are called to surrender our own agendas and orient our lives around the captain's concern.
Do you agree? Kung babasihan natin yung sinabi ng Panginoon sa Biblia, siya yung kapitan natin eh. Na sabi niya, if you want to serve, if you want to have the true life that you want to have, you better serve me. At siya yung ating kapitan, mga kapatid. At yung ating, ang ating pong katayuan sa kanya ay hindi panauhin, hindi tulad nung sa krus. Tayo po ay mga lingkod. Or sabi sa English, mates. Everybody say, hi mate. Mates. Alam niyo yung mates? The trip is no longer about our deepest satisfaction. And mga kapatid, and we lie in carrying our captain's initiative to serve fellow passengers. So, kung ating ihantulad yung ating sarili nakasakay sa barko, na oh yes, nakasakay ka sa barko sa buhay natin ngayon, pero ang kapitan natin si Kristo, hindi ka nasa barko para mag-enjoy, kundi nandun ka para maglingkod rin sa kapwa mo, pasahero. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi nga ni Pablo sa Filipos 3:8, it says that everything is lost compared to the surpassing greatness of knowing Christ my Lord, for whose sake I have lost all things. Nawala lahat sa akin, pero hindi bale kung ang kapalit na may makilala ko si Kristo, okay lang. Yan po ang sabi ni Pablo. Kahit kawalan, mga kapatid. Bakit siya nawalan? Kasi matalino siya eh. Marunong siya. And here is another captain that is even higher than him, and he is ready to submit to that captain. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. In the times of Paul, in the first century, in Rome, meron po silang ginagawa ron bilang pagbigay-pugay sa kanilang hari o emperador. Sinasabi nila kung sino man yung nakaupo, banggitin nila yung pangalan at susunod nila yung katagang is Lord. Kung si Caesar, Caesar is Lord. Ganon sila. Pero hindi naman ibig sabihin na intindihan nila yung salitang Lord. As an obedient citizen, this citizen will say, Caesar is Lord, but go home and worship whatever God he chooses. So, yung salitang Lord sa kanila, parang hindi masyado importante. Kasi, sasabihin ko lang naman, ano bang pangalan yan? Nero. Nero is Lord. Okay? Sige, bye-bye. Uwi na ako. Luto na ako rito. Sasambahin ko yung Diyos-Diyosan ko rito. Kasi dito ako believe. So, ibig sabihin, hindi talaga nila naintindihan. Kasi kung tunay na Lord yung sinabi mo, isa lang yon. Hindi pwedeng marami sila. Now, dito po mga kapatid, sa mga Kristiyano ng panahon ni Pablo, they only make one confession. Christos Kurios. Jesus is the Lord. Sabihin mo naman, yung leader natin, kasi nasa Rome, di ba, do as the Romans do, nasa Roma ka ngayon. Sabihin mo, Nero is Lord. Ayaw po ng mga Christian. Kasi ang mga Christian believers, meron silang iisang Lord. Si Jesus. Christos. Kurios. Christ is Lord. Kaya, ang sabi mga kapatid nung isang writer, Pliny, P-L-I-N-Y, he wrote in this, anong tawag dito? In frustration, kahit gaano mo pilitin itong mga mananampalatayang Kristiyano, ayaw nilang magtawag ng ibang Panginoon maliban kay Kristo. So yan po ay ayon sa kasaysayan. Philippians 2:11 mga kapatid, and that every tongue shall confess that Jesus is Lord to the glory of God the Father. Philippians 2:11,
Not every tongue, lahat raw po raw ng dila ay magdedeklara na si Jesus ay Panginoon sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Ang Diyos Ama, Diyos. Si Kristo, yun yung tao. Yung Diyos na naging tao. Kaya pagka ang tao ay sumambak kay Kristo, alam ng tao na si Kristo hindi lang tao, kundi siya ay Diyos na naging tao lang. Kaya natin siya nakita. Iisang Panginoon. Palakpakan po natin siya. So, malinaw po mga kapatid, Luke 6:46, ito po ay isang warning sa atin. Sa pagsagot sa tanong, who is your Lord? Is a warning, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Ito po ang malungkot dito. When one calls someone twice, it denotes closeness. It denotes intimacy or friendship. Angel, angel. Joshua, Joshua. Pagka ganun ang tawag sa iyo, hindi lang isa. In their time, ibig sabihin mayroong closeness. Kaya naalala nyo, Moses, Moses. Tapos sabi Samuel. Di ba? Samuel, dalawang beses. It indicates closeness na yung tumatawag sa'yo, kilala ka talaga. Hindi yung kinuha ka lang sa sige, bentahan mo ng produkto to, ito yung direktoryo, ito pangalan, Balesteros, o tawagan mo. Hindi. Pag tinawag ka, Pauline, twice, ibig sabihin kilala ka. So, mga kapatid, ano po ito? How do you say to me, Lord, Lord, implying that you know you and I are best friends o matalik tayong magkaibigan when you do not really, that we're not really friends because you do not do what I want you to do. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, panalangin ko sa church na to, especially sa mga leaders natin, maawa ang Diyos sa atin kung meron pang makikita sa atin na karumihan. Kasi mga kapatid, ang Lord natin, pag sinabi natin Panginoon, Panginoon, kilala natin siya eh. Pag sinabi natin Lord, hindi lang natin ginaya yung iba, kundi this is a relationship na Panginoon, ikaw ang Panginoon ko. Kaya kung meron man ako mga kahinaan pa, Lord, sinusuko ko sa'yo, tulungan mo ko na mapagwagian ko ito. Kasi umabot na ako sa level na to na huwag mong isipin, umabot naman ako sa level na to, hindi nila alam na meron pa akong mga ganitong mga maliliit na kasalanan. Hindi po. Kasi hindi tayo uusad dun sa apat na tanong eh. Dun pa lang sa Lord, Lord, bagsak ka na eh. Paano ka pa makakakilos dun sa pang-apat o pangatlong tanong? Dapat doon pa lang, Panginoon, gawin mo akong karapat dapat sa iyo. Dahil ikaw ay Panginoon ko. Kaya nga, Panginoon, Panginoon, twice. You know who are you are calling. It's not a guess, but you know who He is. Alam niyo mga kapatid, nandoon rin po yung pag-aari o kasiyahan o yung kapangyarihan na gumugulo sa larawan na kung sino talaga yung ating binibigyan ng halaga sa buhay. Ano yon? Possession. Ano yon? Pleasure. Ano yon? Power. Hindi ba? Our culture gambled out but lost big. Yung kultura natin, dito sila nabuhay. Yan ang Panginoon nila. Yung kanilang kayamanan, yung kanilang pag-aari, yung kanilang authority o yung kanilang tinatawag na kapangyarihan, pinagmamalaki nila. Pero nung dumating ang pandemic, ilan po na meron pong pag-aari o possession, nawala ang kanilang seguridad. Nawala yung kanilang salapi na nagbibigay sa kanilang kasiyahan at yung kapangyarihan, hindi lang nabawasan, talagang nalusaw pa. What profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Matthew 16:20. Two gods to choose from, sabi po ni Leo Tolstoy. Leo Tolstoy said that there are two gods
one God that man will choose is the God who is here to serve me. Ganyan ba ang pagkakilala natin sa Diyos natin? Na ang Diyos na ito, ang siyang maglilingkod sa akin, ay meron pong mga ganyang mga preacher. Hindi po nila pinipreach yung sinabi ng Lord na tayo ay maging servant niya. Hindi. Pinipreach nila, God will serve us. O, sasagutin tayo ng Lord. Mag-pray tayo. Bibigyan tayo ng kagalingan, ginto ganyan. Pakakainin tayo, ginto ganyan. God will provide. Pero yun po ay isa lang pong larawan ng Panginoon. Ano yung pwede niyang gawin? At yung yugto na yun na sinabi ng Bible na He came that to serve, not to be served. Ito po yung panahon na yung Diyos naging tao para sa kaligtasan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero mga kapatid, sabi ni Leo Tolstoy, walang ganyang Diyos na Diyos na paparito para ikaw paglingkuran. Hindi tunay na Diyos yon. Ang tunay na Diyos raw, sabi ni Leo Tolstoy, is the one who called us to serve Him with all our hearts, with all of our strength, with all of our hearts and mind and soul. Yon ang tunay na Diyos. Tayo na nilikha niya ang maglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid, paalala ko sa inyo, meron kayong mga naririnig, kakilala, mga mananampalataya, kaibigan nyo sa klase, hindi ko alam, kamag-anak siguro. Ang salita nila ganito, anong klaseng Diyos naman meron tayo? Kinalimutan na tayo, ganito ganyan. Yung mga ganyang salita ay salita ng hindi alagad. Kasi hindi nila kilala ang kanilang Panginoon. Ang tao na puro benepisyo ang gusto tanggapin sa Panginoon at pag hindi ito natanggap, nagmamaktol at nagagalit, hindi siya alagad. Hindi niya kilala ang tunay na Panginoon. Kasi kung kilala niya ang tunay na Panginoon, alam niya, umulan bumagyo, tapat ang Panginoon sa lahat sa atin. Praise the name of the Lord. Who is your Lord? Christ, my prized possession. Alam mo, bago ko magtanong ng ikalawang tanong, sana naayos na po natin ito. Yung masagot natin sa Lord, Lord, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking kayamanan, at kung ako'y may kayamanan ng iba, secondary lang yon. Kung ako graduate, naging inhinyero, at nagkaroon ng buhay na mas matiwasay na buhay, hindi yung katiwasayan ang importante sa akin. Hindi yung shalom o yung kapayapaan ang talagang importante sa akin. Of course, importante yun. Pero ang pinaka-importante, Ikaw, Panginoon, the Lord, You are my prized possession. Tingnan mo yung tao, mga kapatid, na kilala ang Panginoon, na kinainan ng lupa yung bahay, okay lang sa kanya. Bagong toyo yan. Dahil dito sa Taal, kinainan ng lupa itong bahay ko. Sayang, iyak na ng iyak. Kasi yung kanyang, yung kahalagahan, yung significant security niya, bahay. Pero kung security mo ang Lord, yung price possession mo, umulan, bumagyo, magkasakit ka, manghina ka, mawalan ka ng trabaho, hindi ka masyado apektado. Because He is our Lord. Now, next question. Who are you? Who am I? Sino ako? Ako'y sino? If life's most important question is, who is in charge? Sangayon ba kayo sa akin na importante, mahalagang tanong yung sino namumuno? Who is in charge? Di ba? Importante yun eh. Kasi yun yung lalapitan mo. Yun yung kikilalanin mo. Kasi siya yung namumuno, siya yung tatanungin mo, Sir, kailangan ko po nito, ito.
Now, so, kung importante yung tanong na sino ang namumuno, importante rin yung pangalawang tanong. Ano yung pangalawang tanong? Si, konektado ka ba dito sa namumunong ito? Diba? Kung who is in charge, hindi ka naman konektado ron, paano kayo magkaroon ng ugnayan? Paano ka naman matutulungan? Paano ka magkaroon ng trabaho? Ganito, ganyan. Paano ka magkaroon ng hanap buhay? Paano ka makapasok sa eskwela, etc.? Eh, hindi mo nga kakilala, hindi ka konektado dun sa namumuno. In the New Testament, ladies and gentlemen, sa Bibliang ito, sinasabi po na lahat ng Kristiyano can give the answer. Are you connected with the one who is in charge? Ang magiging sagot mo, batay sa iyong pananampalataya, my Lord is the master of the universe. My God, Lord, is the author and finisher of my faith. The Lord is my sustainer. He is the sustainer of everything, and I am deeply loved servant and disciple of the Lord. De ako si ano si Pauline, tatay ko si ano? Pangalan Alan. Tapos si Patsy, lola ko si ganito, kamag-anak ko si ganyan, maganda kilala mo sarili mo. Kasi pag kilala mo sarili mo, alam mo yung connection mo. Now, dun sa Panginoon, kung tayo ay konektado sa Kanya, may halaga tayo. At dahil may halaga tayo, minahal pa tayo ng Lord, tinanggap niya tayo, pinatawad tayo ng Lord dahil tayo ay na ipanganak na nga muli at alagad pa tayo ng Panginoon. Born again. Kailangan, ito po yung requirement for everyone to start over again, new capacities, new mentality, motivation, entirely new nature or bagong kalikasan. Kaya kailangan tayo ma-born again. Hindi po kasi uso, dahil uso lang kaya, hindi, mapapa-born again ako kasi lahat ng mga magagandang mga estudyante doon sa ganito, nagpa-born again, ako rin. Hindi yun ang dahilan kaya ka na-born again. Ang dahilan, kailangan ka ma-born again para maging qualified ka, maglingkod sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Kasi kahit magaling ka, matalino ka, mabait ka, maganda ka't gwapo, ano pa dapat dagdag-dag? Matalino, etc., mayaman, kung hindi ka na-born again, hindi ka pa rin matatanggap ni Lord para maglingkod sa Kanya. Palakpak. Kaya na born again tayo. Nagsisi. Nagpabautismo sa pangalan ni Jesus at tumanggap ng banal na Espiritu ng Lord. At yun po ang dinaanan ni Pablo from misguided murderer, zealot. Alam niyo zealot? Masigasig. Super achiever. Akala niya naglilingkod siya sa Diyos pero kanyang sinasaktan, pinapatay yung mga tunay na lingkod ng Lord. How he wished that he was serving the true God. He thought he was serving the true God, but God, praise the Lord, binago si Saulo o si Pablo at siya po ay naging dulos of Christ. Siya po ay naging servant at disciple ng Panginoon. Dati kaaway, dati kinamumuhian niya si Kristo, ngayon siya ay lumuhod sa harap ni Kristo. At kung ano bang alam niya, sabi niya, ibabasura ko to, ito'y puro, alam niyo, sabi niya, hindi lang basura, ay rubbish. Ito'y excrement. Alam niyo, excrement, bahala na kayo mag-Tagalog nun. Iba-iba pong kulay yan at hindi po mapaganda amoy niyan. Ito pong kaalaman ko, ang sabi ni Pablo, ay excrement, itinatapon ko at ipapalit ko yung bago kong kaalaman sa aking Panginoon. Kristo, glorious. Hallelujah. Woo! Mahina ang palakpak, mga kapatid. Who are you? Dulos.
I'm a servant. Kaya pagka servant ka, hindi kailangan, oh, Brad, baka pwede ka naman mag-volunteer. Ganito, gawin natin to. Ganyan. Ikaw nagkukusa. Diba? Oh, Brad, mag-ano tayo, mag-gagawa na tayo ng ano, magpa-planning na tayo para sa small group natin, ha? Bubuhayin natin uli, ha? Tsaka na lang, pasto, tutulog pa ako. Yan ba ang alagad? Pagka ang alagad, narinig niya, oh, mag-ano tayo, ha? Balik na tayo uli, ha? Kasi kailangan marunong tayong sumayaw dito sa pandemic. Hindi pwedeng natitigil natin yung gawain ng Lord dahil may pandemic, kundi tuloy-tuloy sa gitna ng pandemya ang gawain ng ating kapitan, ng ating Panginoon. Tama? Wala nang kulang. Amen. Born again. In Philippians 3:7, the Bible says, but what things were gained to me, Paul said, I counted loss for Christ. Baka ang nakikinabang dun sa bagay sa buhay ni Pablo ay kabawasan naman kay Kristo. Sabi niya, hindi bali na tumawala sa akin. Basta makamtan ko si Kristo. Kailangan, kung ito ay para lang sa akin, gain para sa akin, kawala naman kay Kristo, eh, wag na lang. Ganyan po si Paul. That's who he was. And that is who we will be. Na tinatawag na mananampalataya. Hindi lang mananampalataya, kundi alagad. A disciple is a lifetime learner. Now, di ba po, kalakaran sa ating bansa yung alam mo, makapasok ka dito sa kumpanya na ito kung meron kang padrino. Alam niyo yung padrino? Comes from the word patron. Patron or patronizing. Yung patron, mga kapatid, ibig sabihin siya yung pinakapinuno ng isang malaking grupo ng tao. At dahil siya pinuno, maraming tao lumalapit sa kanya, humihingi ng tulong. Kaya meron pong isang kwento na isa pong tao na gusto niya mag-artista sa Amerika, sa Hollywood, hindi siya makapasok-pasok at makakuha ng role, kahit extra man lang, pero nandun siya palagi sa studio. So sabi niya, paano kaya ako makikilala ng director? Eh, I am a nobody. Walang nakakilala sa akin. Alam niyo ginawa niya? Yung isang araw, yung general, mga kapatid, Pershing, yung hero ng, I think, World War I, na talagang talagang magaling sa pakikidigma, mga kapatid, ay pumunta dun sa studio, nagpakuha siya ng litrato sa tabi nito. Nakala mo, kilala niya, pero parang nagpa-selfie lang siya, or nagpa-groupie lang, nagpa-ano siya. Eh nakita, mga kapatid, nung mga ano, nung executive nung mga gumagawa ng pelikula. Ano? Bakit? Ano mo itong si General? Kakilala mo ba to? Ay sabi niya, eh, magpapakuha ba ng litrato yan kung hindi ako kilala? Aba, sige, oo, ano, marunong ka ba umarte? Anong galing mo? Dumikit lang siya dun sa tao na medyo merong pangalan. Nahawa na po siya. Napatronize siya nung General Pershing. Kaya, nagkaroon siya ng pelikula. Nagkaroon siya ng trabaho. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, a disciple is a lifetime learner, an intentional imitator, spiritual apprentice, lifelong pursuer of Christ, the real and only life. Yan po yung importante. Na iba po pag tayo nakapit o napadikit sa ating Panginoon. Yun ang gusto niyang mangyari sa atin. At estudyante tayo, a forever student in the school of the Lord Jesus Christ. They say you have to be a super Christian to be a disciple. Ito pong tatandaan ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi ibig sabihin tayo po ay believer. Yan lang po eh.
Sa ibang churches yung sinasabing, I am a believer. Believer forever. Hindi po. Ang tunay na believer ng Panginoon, alagad ng Panginoon. Para sa iba, hindi, it's optional. Gusto ko, palagang malalim ang pagka-Kristiyano mo, baka pwede kang maging disciple. Parang ganun eh, sa ibang church. Pero isa lang naman po ang nakita natin sa Biblia na hiningi ng Lord sa atin. Jesus issued one call, isang tawag lang, to a life of total dependence. Isang buhay na may buong pagtitiwala sa Kanya. So, anong ibig sabihin nun? There is no one is exempted. Hindi mo pwedeng sabihin, dito sa church na to, yung believer, dito nakaupo, yung disciple, dun sa mas mataas. Wala akong ganun. Kasi lahat tayo, kung mananampalataya, dapat lifelong learner, forever learner, student in the school of our captain of the army of the host of the Lord, Jesus Christ, our Lord. Praise the name of the Lord. Who are you? You are greatly loved. What matters is our commitment in being a lifelong path follower of Christ. Huwag ka man liliit at sasabihin mo, hindi, grade 1 lang ako palagi, hindi na ako umuusad. Eh, sa Bible rin, kasama ni Lord, 3 years yung kanya mga alagad. Puro mga slow learner. Parang mga special student itong mga alagad. Ang bagal pumik up. Sabi niya, sabi nung isa, Lord, pakita mo nga yung ama sa amin. Sabi ni Philip. Sabi naman ng Lord, hindi nyo pa ba kilala yung ama? Kung nakita nyo ako, nakita nyo na yung ama. He who saw me has seen the Father. Why are you looking for Him? Ako na nga yun, sabi ni Jesus. Sabi naman nung isa, Lord, allow me to sit on your right hand pagdating ng panahon. Meaning, he wants to be promoted out of the 12. They want to be, higher. They are slow learners, mga alagad ng Lord, yung original, tayo pa kaya? No, in a different generation. Pero ang kagandahan, hindi tayo iiwanan ng Lord. Sabi nga, we are well loved. Ang sabi nga nung iba, I'm a someone who cannot satisfy you. Hindi ko maabot yung antas na pinagagawa mo sa akin. Sa Lord, wala pong ganun. Tanggap tayo ng Lord and we're well loved. Nagkasala ka, Kristiyano ka, nagkatatapa-tapa ka dyan, nagkaroon ka na maraming mga muta at kapangakasalanan, mga karumihan, mahal ka ng Lord. And you are the disciple of the Lord. Tutulungan ka niya. He accepts you more sometimes than we accept ourselves. Parang sinasabi natin, wala na akong kasi may ginawa akong kasalanan, maliit man, or hindi naman talaga kasalanan, hindi maganda yung ginawa ko, gito, ganyan. Ayaw na natin maglingkod kasi parang tingin natin, we're not worthy. But it is the Lord telling us, you are well loved. Who are you? You are well loved. Ang pagkaalam natin, marumi ako. Kristiyano na ako pero gumagawa pa rin akong kasalanan. Forget about that. Wala pong perpekto, no? Kaya nga dumikit na lang tayo sa kanya. Kasi siya naman bahala maglinis at magbago at mag-train sa atin. Yun nga lang, magpaturo tayo sa kanya. At pag yun ginawa mo, yung tanong na umaattend ka ba ng church? Hindi na importante. Otomatiko yun ginagawa mo. Kasi alagad ako eh. Nasa church ako palagi. Nagbo-volunteer ka ba? Hindi na ako nagbo-volunteer. Basta kailangan ako doon, naroon na ako. Bakit? Who am I? I am a disciple of the Lord. I am a doulos of Christ. Like Paul. See? Kapag tingin mo sa salamin, kilala mo sarili mo. You are the disciple of Christ. Huwag yung parang, sino ako? Ako'y sino? Hindi mo ba kilala sarili mo? Alagad ka ni Kristo. Mahal ka niya.
kaya ang kanya pinatawad eh. Palakpak sa Lord. Hallelujah, praise God. Who are you? I am deeply loved by Him. I am a disciple of the Lord. Reasons para sabihin ko na dapat kalimutan mo na yung mga kahinaan natin o yung mga, di ba? Kasi siya naman ang magbabago sa atin. John 1:12 nasabi, I am God's child. Anak ako ni Lord. John 15:15, I am a friend of God. I am Christ's friend. Sabi mo sa iyong katabi, you got a friend. Hindi a friend, ha? A friend. Palakpak. Kay Jesus. Ano pa? Member of the body of Christ. Miyembro tayo sa katawan ni Kristo. 1 Corinto 12:27 at Colossians 2:10. Complete in Christ. O bakit hindi ka pa makaano? Hindi ba nakukuha yung kotse mo dyan sa ano, kumpanya? Di ba, hinire ka na niya? Meron akong ano eh, incomplete yung aking ano, requirement. Dapat nakuha ko na yung Honda eh, incomplete pa eh. Sa Lord, hindi, wala kang problema. Kompleto tayo sa Lord. Ano sabi? You are complete in Christ. Ano sabi? In Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. In Him, we are complete. Kompleto na tayo sa Kanya. Who are you? Kompleto. Kay Kristo. Third question, who is your Barnabas? Si Barnabas po, mga kapatid, ay makikilala natin in the book of Acts 4:36-37. Remember, solo flight is not a value celebrated in Scripture. Wala sa Biblia na magsasabi, basta mag-solo flight ka, basta straight ka, sumusunod ka sa Lord, okay, hindi. Meron pong talagang mga tao, mga mentors, na nag-aalaga, nagte-train sa isang manggagawa bago siya maglingkod sa Lord. Tulad ni Saulo, sa katauhan ni Barnabas. Si Barnabas, yun yung mentor ni Pablo, kaya si Pablo, mga kapatid, lumago. Remember, mga kapatid, in Acts 4:36-37, introduce us to who Barnabas is. He is Joseph, a Levite from Cyprus, or a Cyprian Levite, whom the apostle called Barnabas, which meant son of encouragement. Yung palang ibig sabihin ng Barnabas, son of encouragement. Sold a field he owned and brought the money, the proceeds, and put it at the feet of the apostles. Binenta niya yung lupa nila, kinuha yung pinagbentahan, at ilinagpag yung pera na bayad sa lupa na kanyang binenta sa paanan ng mga kapwa niya alagad. Barnabas is later described as a man full of the Holy Spirit and faith. Acts 11:24. 3 years after Paul's Damascus experience, it was the generous-hearted Barnabas who took risk and became Paul's sponsor. Did you hear me? 3 long years. Akala natin nung nasa, ano ba? Who art thou, Lord? Sabi ni Saulo, no? Dun sa Damascus, remember? Near Damascus, itong lugar na to. He was blinded by the light. Sabi, it is I who you persecute. I am Christ. It is hard to kick against the pricks. At dun nabulag na si Saulo. So dun pa lang, mga kapatid, bumilang kayo ng 3 taon under the mentorship of Barnabas, dun pa lang siya lumago at nakapaglingkod at naging misyonero ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. 3 years.
Ilang taon nakasama ng Lord ng kanyang alagad? May 3 taon din. So yung training, tatlong taon, mga kapatid. Pero mga kapatid, kailangan ng pagtatyaga ni Barnabas kay Pablo. Kasi si Pablo, bago siya naging mananampalataya, ang dami niyang pinapatay na mananampalatayang tunay. Kaya para siya kupkupin ng isang Barnabas, ito po ay hindi mabilis gawin. Now, ang pattern po ng mentoring, ganito, makinig po kayo. I do, you watch. Again, I do, you watch. Second, I do, you help. Third, you do, I help. Fourth, you do, I watch. And last, you and I both repeat this pattern with another one or someone else. Yan po ang kailangan natin sa church. Makilala nyo yung Barnabas ninyo. See? Kailangan marunong po kayong pumili. Ito pong Barnabas, hindi lang basta-basta napindot nyo sa internet, gwapo, parang mas magaling mag-English pa sa pastor natin, at parang magaling, yun na. O baka kamukha nung lead singer, nung umawit nung batter, na naka-lipstick pa. Akala ko nga, mga gay eh. Pero anyway, hahanap ka ng mentor yung tama, like David Bernard. Ako po ay mentor ninyo. I'm also Barnabas. Pero hindi lang ako ang Barnabas ninyo. Could be your parents. Si Lola, na mananampalataya. Could be Bishop Tony. Or even Pastor Louie Santos. Di ba? Ang dami po, mga kapatid. Mentors raise the level of our energy to do God's will. Ito yung mga tao na ginagamit ng Lord para tayo ay lalong tumibay at maging matatag sa Panginoon. Accountability to a Barnabas is key way to discern our way forward and to stay on track in the kingdom of God. Kailangan yung mga barkada ninyo. Huwag naman yung parang puro Generation Z na walang mahalaga sa kanila kundi yung panlabas, di ba? Yung ano ba yung sinuot na bathing suit ni ganito, ang ganda, ang liit. Bakit ka pa nagsuot kung ganyan lang pala ka, parang sinulid na lang? Damit pa ba yan? Yan po ang ginagawa ng sanlibutan. Hindi yan ang hanapin mong mentor. Yung Barnabas na sinasabi, yung magpapalakas sa'yo sa iyong pananampalataya. Hindi yung, dito pala, parang pwede pala sa kanila ganito ah. Kaya dito na lang ako sasama. Hindi ganun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng finding your Barnabas. Who is your Barnabas? Your pastor. Bishop Tony. David Bernard. T.F. Tenney. Mga apostolic ministers. Of course, we also have Trinitarian. Hindi naman lahat ng kanilang katuruan erroneous. Meron lang talagang mali. And hindi naman lahat mali. So yung tama, kunin natin. Wala pong masama ron, like from Billy Graham. Di ba? Sino sa inyo, ito sinama ko, Minister Marlon. Di ba? He is a good mentor. At ang balita ko, mga kapatid, baka within the year, kung di ako nagkakamali, baka umuwi po sila. Baka lang ha, hindi ako sigurado. So, may isa na namang mentor babalik sa atin. Eh, kahit naman nasa Oman siya, or sa Germany, or sa New Zealand, pwede siyang mentor. Kasi, the beauty of Zoom or Google Meet, right? Who is your Timothy? Next. Si Barnabas yung nagtuturo sa atin. Dito pala sa pagiging alagad, meron ka pala dapat tinuturuan. So, the church is only organization that exists for its non-members. Baka bago po ito sa tenga ninyo, pero ito po ang totoo.
matagal nyo na dapat ito narinig. The church exists for its non-members. Kaya tayo naririto, nakatirik dito sa mahabang parang, para dun sa mga tao sa mahabang parang na wala pa dito sa church natin. Can you imagine that? Hindi tayo narito kasi dahil sa atin. Hindi. Narito tayo dahil para dun sa madadala natin sa Panginoon sa paanan niya. Kaya ang church narito. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Alam natin yung nangyari sa Luke 15, mga kapatid, na pinag-usapan dito yung prodigal son, umalis siya sa kanyang pamilya at pumunta siya sa malayong lugar. Buhay pa yung kanyang magulang pero hiningi niya na yung kanyang mana. At nung siya nagpunta sa malayong lugar ay naglustay niya yung mana niya hanggang mawala na siya ng salapi at umabot na siya ay nawala na rin ang kaibigan. Yan po problema sa sanlibutan. Pagka maraming pera, maraming kaibigan. Nawalan siya ng kaibigan, may natira isa na lang. Nasabi niya, meron ka bang alam na pwede kong pasukan kasi maghanap buhay na ako. Wala akong perang pambili ng pagkain. Oh, meron dun, no? Babuyan. Magbabantay ka sa mga baboy. Sige, walang-wala lang talaga eh. At pumunta siya ron. Umabot sa punto, habang tumutunog ng kakaiba yung kanyang sikmura na walang laman, tuk, 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 tuk. Umaganon na yung kanyang tiyan. Tapos yung napakasangsang at napakasama na pagkain ng baboy, tiningnan niya parang napapalapit na yung kanyang bibig doon kasi talagang gutom na siya. Nagising siya sa katotohanan. Ano bang ginagawa ko rito? Anak ako ng mayaman? Babalik ako doon sa bahay namin. Hingi akong tawad sa aking ama. Baka sakali patawarin niya ako. Okay na lang kahit gawin niya rin akong mga kasambahay na lang. Huwag na akong tratuhing anak. Basta tanggapin niya ako. Sige. I resign. Enough. Said, sabi niya doon sa kanyang boss na ano, may-ari ng mababuyan. Umuwi siya. Hindi ko alam, baka ganito rin. Malakas ang ulan. Nagpasalamat siya sa Lord kasi nung sabagay, wala naman sa Bible. Maari lang. Baka naulanan, medyo luminis yung kanyang damit. Matagal na siyang suot-suot yung damit na yon. Amoy kaning baboy na rin, mga kapatid. Naglalakad siya. Malapit na siya sa bahay. Alam niyo, mga kapatid, wala pang telescope yung kanyang tatay. Nasa malayo pa lang siya. Kitang-kita na siya nung kanyang tatay. Tumakbo, mga kapatid, yung tatay niya. At sinalubong siya, niyakap siya. Walang pakialam ang tatay niya kung anong amoy niya. Sangsang mo naman, anak. Wala. Basta, oh. Anak, buti na nung balik ka. Patay ka na. Pero ikaw, nasumpungan kong buhay. Alam nyo, hindi yun yung kwento talaga na gusto kong ilapit sa inyo para mapansin nyo. Meron dun, no, malayo, nakataas yung kilay, nanonood dun sa drama. Ang sabi siguro niya, drama pa to. Nilustay na lahat. Babalik-balik pa rito. Yung tatay ko naman. Ganyan tratuhin yung kapatid ko, walang kwenta yan. Parang ganon. Ang problema sa panahon natin ngayon, yung makamtan natin yung espiritu noong panganay. Yung, kung meron darating sa atin dito, yung parang kasama natin dati, pero umaten kahit isang beses lang, baka meron tayong spirit nung panganay, tataas yung kilay natin, oh, bakit kaya nariyan yan? Oh, babalik-balik ka ngayon dito, no? Hindi dapat pala ganun ang espiritu natin. Hindi dapat ang espiritu natin kung nagbano nung balik tulad nung tatay. Naakala niya patay na yung anak niya kasi wala na, umalis na sa tahanan niya. Alam niya mamamatay na to. Pero nanumbalik,
Kaya ang sabi niya nga, ang anak kong bulag, nakakita na naman muli. Ang anak kong mistulang patay na, nabuhay na naman muli. Kaya pinangaralan niya ang kanyang panganay. Lahat naman ang meron ako dito ay sa'yo. Bakit mo pa kinakatalo itong kapatid mo? Eh, muntik na nga mamatay yan eh. Buti nakabalik pa. Ang iniisip nung ano, nung panganay ito, eh, katagal-tagal tayo nagsama, ama. Wala tayong yugyugan, wala tayong sayawan dito, wala tayong breakdance. Sa bagay, panahon namin yung breakdancing. Eh, ano ba uso ngayon sa inyo? Wala man lang tayong ano, decheplan o wala man lang kung anong pansit dyan. Pagdating nitong salbaheng kapatid ko, pati yung alaga kong guya, walang kamalay-malay, tsuk, inihaw, ginawang parang ano, kaya ang sama-sama ng loob ng panganay. Huwag po tayo magkakamali ng ganong espiritu. Hindi po tayo ang judge. Who are you? Judge? No. We are disciple of the Lord. Mates. Servants. Kaya magbunyi ka pag may dumarating dyan. Alam nyo, marami pong gustong bumalik, nahiya lang. And I'm praying na matanggal yung hiya at makabalik sila lahat dito. And I cannot do it alone. But I see in this house of the Lord, not just one, not just two, but many, many, many disciples willing to serve the captain, Jesus Christ. Go to all the world and make disciples. Go to all the world and earn all the dollars. Hindi. Pwede yun, earn dollars, pero ang talagang nasa isip mo, go to all the world and make disciples. Eh kung di ka naman nagpunta sa ibang bansa, narito ka, oh, di make disciples tayo dito. Kung asan man tayo. Kaya hindi po masama na yung pastor ninyo, kinukulit kayo, asan yung mama mo? Sabi mo nga kay mama mo, magpunta na rito sa church, ganito ganyan. Di, pastor, aanyayahan naman kayo, handog raw yung business. Handog mo yung business mo, yung buhay mo, hindi mo hinahandog. Handog mo muna yung buhay mo sa Lord, mahandog natin yung business mo. Di ba? Palakpak muna sa Panginoon. We are blessed to be a blessing. May Barnabas tayo, eto tayo lumalakas kasi may Barnabas. Anong gagawin mo? Eto, malakas ako. Malakas. Kailangan turuan mo. Yung natutunan mo kay Barnabas, turo mo kay Timothy mo. Pero pong isang factory, busy, gumagawa po ng produkto, this humming building of factory with immense force of workers, everybody is doing their job. Now, a visitor was amazed and asked the question, where is your shipping department? What shipping department? The place where you send out everything the factory produces. Oh, we don't have any shipping department. The amazing thing about this factory is it is entirely self-sustaining. Ang kagilagilalas na katotohanan, ito pong factory na to ay nagtataguyod lang sa kanyang sarili. Everything we produce is used to keep the factory running. Para lang sa amin. Ang nagagawang produkto nitong malaking factory na ito. How can we continue to grow
churches with no vision, no larger than self maintenance. Christ's body doesn't exist in order to stay in shape. Christ's body exists for it to grow. Ang katawan raw ng Panginoon hindi naging totoo sa ating kalagitnaan para magkaroon lang ng magandang hugis o timbang. O kung hindi, naparito ang katawan ng Lord o ang church para ito ay lumago at yumabong. Church, our planning and praying should be about our next 100 members and not just about the 100 members who are already in church. Nakukuha niyo sinasabi ko? Kung meron tayong paplanuhin, mga kapatid, hindi na po yung tungkol sa 100 na miyembro na natin lang. Ang una nating iniisip, yung 100 na papasok na mga bagong kaluluwa na padadala ng ating Panginoon at ating paglilingkuran dito sa kawan niya. How shall we reach our Timothy? We're going to need a plan. Tayo po ay magpaplano from Barnabas into Paul and Paul teaching Timothy. So, hindi po yung parang puro yung pastor lang, Barnabas kay Paul. Eh, yung Paul, hindi niya alam siya pala si Paul. At hindi niya lang alam, meron din siyang Timothy. Doon po natatrapik, no? Na parang, basta importante kami, malakas. Kami, napupuspos ng Espiritu Santo, nare-refill kami, buhay kami. That's self-maintenance, mga kapatid. You have to think about your Timothy. So, 4 questions again. Who is my Lord? He is my captain. I am His disciples. Who are you? I am connected to whom? Who is in charge? Who is your Barnabas? Ito yung mga tao na nag-encourage sa'yo na magpatuloy, na maging matibay na mananampalataya at alagad ng Lord. At huli, Timothy. Una, mga kapatid, hindi ko pa pinag-aralan to. Ang iniisip ko, ano kaya ang sagot dun sa who is your Timothy? Naisip ko tuloy, naalala ko si Jaira. Siguro, kung si Barnabas o si Paul, si Sister Jaira, yung kanyang Timothy, si Janelle. Di ba? Kasi yung natutunan ni Jaira, ipapasa niya sa kanyang kapatid. Tama naman eh. Pero hindi lang pala dun sa parang pamilya kasi, which is can be applied. But generally speaking, hindi lang talaga sa pamilya eh, kundi sa labas talaga eh. Pero bago tayo nga lalabas, natural, yung mga una mong nakikita, they are the Timothy. Ito yung mga tao na kailangan maligtas. So kailangan, paglalabas ka dyan, yung paglabas mo, hindi na yung, ayun, manonood na ako nung mga concert, ganito, ganyan, yung mga cute na gusto ko sa South Korea, ganito, ganyan. Nagbabago na yung pananaw mo. Hindi naman pinagbabawalan yon. Pero dapat, unahin mo ang pinaka-importante. Sino? Lord. Kasi siya yung Panginoon. At kung siya Panginoon, alagad tayo. Ano importante sa kanya? Yun ang bibigyan natin ng importansya. Alam niyo mga kapatid, graduate na po tayo doon sa ABC. Alam niyo ABC? Attendance, building, at cash. Collection. Basta wala tayong utang, okay na. Basta yung building natin, okay na. Basta yung attendance, hindi naman yung parang zero attendance at basta meron, okay na. What's lacking? Discipleship. A, B, C, D. Discipleship. Meron pala tayo lahat gagawin. Naakala natin yung pastor lang.
At nung pandemic, parang sinasabi nyo, kaya ang ginagawa ni Pastor? Hindi ko nakikita. Tatago. Pero sa totoo lang, hindi lang pala siya dapat yung kumikilos. Tayo pala lahat. Bilang alagad ng Lord,